Well, mga kapopong, kumusta? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually noong unang beses kasing lumabas ang balita patungkol dito sa higanteng bolang bakal na nakita sa bansang Japan, ay actually totoong maraming mga Japanese ang natakot agad dito. At ang pangalawang pag-uusapan naman natin ang kakaiba at medyo nakakalungkot naman na reaksyon ng mga taong mga taga-ibang bansa na medyo pinagtawanan nila ang bansang Japan noong hindi daw agad na-get sa kung ano nga daw ba itong bagay na ito. Anyway, ganito kasi ang paliwanag ng panig ng Japan, so please makinig ka mabuti, ha? Well, honestly mga kapopong, noong unang makita at mabalitaan ko itong bolang bakal na ito, ay ang isa agad sa pumasok sa aking isipan posibleng isang buwi nga itong super laking bakal na ito na nakita doon sa Japan. Pero ang super importanteng kailangan nyo namang malaman ay actually hindi kasi ibig sabihin na masyadong sineryoso at kinakatakutan ng Japan itong bakal na ito Hindi ibig sabihin na wala silang idea pa tungkol sa mga uri ng buwi na ginagamit sa pangpalutang sa dagat. At keep in mind mga kapopong ha, na ang mga high-tech ngang klase ng buwi sa mga panahon natin ngayon sa bansang Japan mo mabibili at mahahanap. Pero alam nyo ba sa kung bakit biglang nagpadala ng mga eksperto ang gobyerno ng Japan upang suriin agad itong super laking bilog na bakal na ito? Well, huwag kayong magugulat ha? Dahil ito lang naman walang iba dahil rin sa banta ng North Korea kasama na rin itong China sa bansang Japan. Anyway, upang mas maliwanagan kayo ganito kasi yan. Well, noong nagpadala kasi ang gobyerno ng Japan ng mga eksperto upang suriin itong bagay na ito, ay lumabas sa kanilang isinagawang x-ray na ang loob nitong bakal na ito totoong wala naman talagang laman. Yes mga kapopong, as in empty nga o wala talagang laman. So dito pa lang ay talagang masasabi natin na isang buwi nga itong bolang bakal na ito. Pero kung wala ka namang idea sa mga ganitong uri ng bakal, ay actually tumatagal nga ng halos isang dekada hanggang dalawang dekada na kaya nitong palutang-lutang lamang sa dagat. Yes mga kapopong, as in 10 years nga hanggang 20 years ay kaya nitong lumutang sa dagat. Subalit kung pagmamasdan mo kasi ang itsura at hugis nitong bakal na ito, ay actually hindi kasi ito nagkakalayo sa itsura ng mga anti-submarine armas na posibleng mayroon rin syempre ang China pati na rin itong North Korea. At take note mga kapopong ha, na kung mapindot mo kasi ang isa sa mga spike nitong armas na ito, ay dito na ito mag-a-activate na kayang sumira ng kahit gaano pang kakapal na bakal meron ng isang submarine. Yes mga kapopong, at ito na nga ang isa sa mga unang dahilan sa kung bakit medyo natakot ang maraming Japanese noong una nilang makita itong super laking bakal na natagpuan doon sa kanilang lugar. Well, alam nyo naman siguro. At kahit hindi kasi isa publiko ng China at ng North Korea, ay totoong posibleng sa kanilang bansa ngayon posibleng napapalibutan na rin ng super daming mga naval mines tulad nito ang kanilang bansa. At ang nasa isipan naman ng mga Japanese papaano kung ang isa sa mga ito ay naputol at napadpad sa kanilang bansa sa Japan? Well, kaya dito pa lang ay maiintindihan mo agad sa kung bakit grabe naman ang takot ng ilang Japanese patungkol dito. At ito pa ang mas malupit dito, ha? Nakita nyo na ba yung isa sa mga laboratories ng North Korea na laboratory kung saan ginagawa yung mga armas nuklear nila? Yes, mga kapopong, dito nga ginagawa ng mga scientist ni Kim Jong-un yung iba't ibang uri ng armas nuklear meron sila sa North Korea. At kung pagmamasdan mo naman ang isa sa mga parts o parte ng armas nuklear meron sila, ay dito ay mapapansin mo agad na mayroong isang malaking bolang bakal ang pinaglalagyan ng main components ng armas nuklear meron ang North Korea. At syempre ang isa pa sa mga nakadagdag takot dito sa mga Japanese alam niyo naman siguro na kahit nga sa Amerika ay umabot rin itong spy balloon meron ang China. So kung ang China nga napapaabot nila hanggang Amerika itong mga spy devices nila, ay what more pa kaya sa Japan na super lapit lamang sa China? Well, may point naman, di ba? Pero ang medyo nakakalungkot kasi ngayon ay marami akong comments na nabasang pinagtatawanan
nilalait at sinasabihang walang alam itong Japan patungkol dito sa mga buwin nakita doon sa bansa nila. Pero uulitin ko mga kapopong ha, ang bansang Japan ay nag-iingat lamang at hindi ibig sabihin na masyado nilang sineryoso itong bilog na bakal na ito, ay hindi ibig sabihin na wala silang idea o wala silang alam patungkol dito. Na remember mga kapopong ha, matatalino ang mga Japanese kaya nga isa sila sa pinaka high tech sa buong mundo ngayon. Anyway, dumako na agad tayo sa conclusion ng video na ito. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay noong nakaraang araw ng Sabado kasi nagpalipad na naman ang North Korea ng kanilang ICBM o itong kanilang Intercontinental Ballistic Missile meron sila doon. At alam niyo ba kung saan bumagsak itong missile test na ginawa ng North Korea noong Sabado? Well, ito lang naman walang iba kundi sa karagatan na sakop ng teritoryo ng bansang Japan. Pero alam niyo ba sa kung bakit na naman na ginawa ito ng North Korea sa Japan? Actually, ito kasi ay dahil dito sa joint exercises ng military ng Amerika na ginanap kasama ang mga allies nito dito sa Asia. At paniguradong may idea naman kayo sa kung ano-anong bansa dito sa Asia ang alay ng Amerika. Pero yun nga lang, nasa tuwing mayroong kasing activity na ginagawa ang military ng Amerika dito sa Asia, ay gumagawa naman ng kung ano-anong action itong North Korea at kasama na rin itong China upang ipakita nila na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng Amerika dito sa Asia. O ito bang ginagawa ng North Korea at China upang takutin lamang ang Amerika? At ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba matatakot ang Japan at Amerika laban sa North Korea at sa China? Well, syempre gusto ko malaman ang inyong idea, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking mabasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video mo, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyo mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te! Ano?